gago na lang yung mga gumagawa doon. Gamitin mo yung common sense mo. Oh, saan yung common sense mo ngayon? Saan yung common sense mo? Ano yung Exodus? Yung binasa mong Revelation 20 verse 8 po ba yan? Yes. Ano ba yung nakasulat dyan sa Greek niyan? Ikon ba o idolon? Idolon. Si idolon, huwag na tayong pupunta ng... Ikon ba o idolon? Kasi nagmamagaling ka, nagmamarunong ka. Mukha kang Bible scholar. Ikon ba o idolon? Wala nang Greek yun. So hindi mo alam? Hindi mo alam kung ikon o idolon? Hindi mo alam? Yung okay, Revelation just, chapter your Revelation san. Chapter 21 your Revelation chapter 21 verse 8 saang lingwahe yan sinulat ni Apostol Juan, sa Grego o sa English Tagalog, sa ano? Ah, wala kong paki kung ano, basta yung pakiintindi ko dito is yan ang problema sa hindi nag-aaral. Hindi na kailangan ba kasi sabi nga dito, huwag kayong magmamarunong. Oy, ito yung sabi niya, ito, tinatamaan ka nito. Pero sumasamba sa Timoteo, hindi makabitaw. Hindi kayo ito, makabitaw. Ito, bro. Kasi na-addict na kayo dun eh. Bro, ito, tugmang-tugma sa'yo ito. Tugma, tinamaan ka nito. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. Hindi mo alam na ang Revelation 21:8 was written in kayo Greek? Kayo yung brother. Oh, kasi hindi sige, kayo makaintindi, natin, brother. Sige, ulit natin. Na hindi kayo makaintindi, brother. Romel Palma. Na ano yung Santo, may matay, yes, ulitin mo yung tanong mo. Romel Palma. Sige. Ulitin mo yung tanong mo. Kung talaga bang nakakaunawa ito si Arce sa kanyang mga sinasabi. Hindi raw siya tinamaan ng 2 Timoteo 1:7. Sige. At sabi kasi dito, nais lang maging tagapagturo, kayo hindi naman nila nauunawaan ang kanila. Nawala. Nawala man siya. Yan, bro. Yan, uulitin ko yung tanong. Kasi ginamit mo ko yung Revelation 20 verse 8 kanina, brother Aniedes. May justusan kayo. Ano yung justusan? Sandali lang. Ang tanong ko po dyan, kasi nagmamagaling ka kanina ka pa nagsasabi ng Bible alone ka at hindi mo tinatanggap yung mga Bible scholar. Ang tanong ko sa'yo, ano yung nakasulat dyan sa Greek? Ikon ba o idolon? Hindi ko alam kung ano nakasulat sa Greek kasi hindi mo pala alam, ginagamit mo. Huwag ka mong husga, hindi mo pala alam. Pilipino ka. Pilipino ka. Pilipino ako, pero ang tanong, saan nakasulat original yung Revelation? Anong teksto yan? Original text siya. Ano ang original? Ano yung original text ng Revelation? Sabi ko nga sa iyo. Ano yung original text ng Revelation? Hindi ko nga alam. Hindi mo pala alam. Gumagamit ka pala. Ganito. Gumagamit ka ng Bible na hindi mo pala alam kung ano yung paggamit niyan. Gumagamit ka pala ng Biblia na hindi mo alam. Katulad nito, gumagamit ka ng kutsilyo, hindi mo alam kung saan ginagamit yung kutsilyo. Ngayon, tinatanong kita, ano yung original text ng Revelation? Anong original text niya? Pupunta ka ng Hebrew or Grego na Pilipino man tayo. Ibig sabihin pala, hindi na importante yung original text sa'yo. Bakit ilis mo yun? Yes, brother. Ikaw yung lumilis. Romel, wait lang. Ganito yan kasi, Arce, kaya ka tinatanong ng ganyan. Kasi, once magkamali ka ng explanation, lahat ng maniniwala sa'yo, naniwala sa mali. Kaya kinaklaro ka lang ni Romel Palma kung nauunawaan mo ba yung talatang ginagamit mo. Dahil pag... Yes, nauunawaan. Bakit? Nauunawaan daw. Romel Palma, ulitin mo yung tanong. Nauunawaan. Hindi nyo nauunawa eh. Diyos-Diyosan eh. Hindi nyo matanggap eh. Okay, nauunawaan. At dahil nauunawaan mo yung Revelation chapter 20 verse 8, ikatatlong tanong kito sa'yo na pag-uulit. Ano yung nakasulat dyan sa original text? Ito ba ay ikon? Ito ba ay idolon? Si Ikon, hindi nga tayo magbibase ba din o Hebreo o Grito man yun. So hindi mo nauunawaan pala? Kasi hindi naman kayo ano eh. Hindi naman kayo kayo Grigo. Bakit yan ako kayo ng Grigo? Bakit yan ako kayo Hebreo? O bakit ba? Nagmamarunong kayo na parang alam nyo? Kaya nga tinatanong ka, brother, kasi ikaw yung nagmamarunong dito. Kanina ka pa gumagamit at sinasabi mo na ikaw ay Bible alone. Papaano kami maniniwala sa iyo that you are Bible alone without accepting the original text in the Bible which is written in Greek? Sabi mo Bible alone. Kung Bible alone, dapat tanggapin mo, alamin mo yung
pinagmulan ng Bibliyang yan. Nasa Griegong lingwahe yan. Kaya ang tanong, ikon ba ito o idolon? Hindi ka naman Griego, brother. Yes, hindi ako Griego. Aminado ako doon. Pero ang tanong ko sa iyo, ano yung nakasulat sa Griego? Hindi. Saan ba dito sa wordings na hindi mo naintindihan para explain ko sa iyo? Oh, okay. Explain mo sa akin. Ano yung ibig sabihin ng ikon? Kaya nga eh. Bakit mayroon mag-ikon dito ano sa binabasa ikon? Ko? Ano yung ikon? Mayroon bang binabasa sa na ikon dito? Oh, yung wala palang ikon dyan. Paano mo ngayon kami hinuhusgahan na wala pala dyang ikon, pero hinuhusgahan mo kami na Diyos-Diyosan yung aming mga imahin? Wala palang ikon dyan. Nanguhusga ka lang. Dito, brother, ng Diyos-Diyosan. Ko, okay, Archie, ano yung Diyos-Diyosan dito sa Biblia? Okay, oh, mabasa natin. Ko, ano ba yan sa Greek? Ulitin ko. Kaya ka tinatanong ni Romel dyan. Ano kasi yung na, dito sa Biblia? Babasahin mo kasi natamahan ka dito. Wait lang. Oh. Kaya ka tinatanong ni Romel niyan kasi ang nasa amin kasi ikon. Hindi. Ano ikon? Teka, wait lang. May binabasa, wait lang. May ikon ba kung binabasa dito? Yan nga. Yung sa amin kasi... Kasi hindi bawal yung ikon. Wala pa sa binabasang ikon. Hindi bawal. Yung binabasa mo naman, idolon. Kahit na, idolo niya nasa, Diyos ang idolon. Kasi yun nasa amin, yung nasa amin naman, yung nasa amin naman, isa lang yun. Yung sa amin naman, eh kung may pakita ko sa iyo, iba ang meaning ng idolon, iba ang meaning ng ikon. Brad Dando, nagmamagaling siya. Brad Dando, pa-insert. Pa-insert ko to, pa-insert. Nagmamagaling naman siya, bro. Brad Dando, sabi niya, pareho daw yung ikon at idolon. Ang tanong dyan. Alam mo yung tatanggapin, wala kami Diyos-Diyosan eh. Ano yan, bro? Sabi niya kasi pareho daw yung ikon at idolon, sabi niya. Kakasabi niya pa lang. Ngayon, brother, magpakita ka. Ano ang patunay mo na pareho lang yung ikon at idolon? Ito nga, may binasa ba? Saan? Dapat, ilatag mo. Ito na, idolon may yung Diyos-Diyosan yun. Pareho lang yun. Yung ikon ba Diyos-Diyosan din? Okay, babasahin ko dito. Yung ikon ba Diyos-Diyosan din? Yung ikon po ba, Brother Archie Arniedes? Yung ikon po ba, Diyos-Diyosan din? Yung Salmo 115, idolon yun. Iniikon lang yun. Iniikon yun. Tinatawag niya. Asan yung ikon? Same lang yun, brother. Hindi, ang tanong sa'yo, Teka. Ang tanong sa'yo ni Romel, maliwanag. Ang tanong niya sa'yo, saan mo nabasa na ang idolon at ikon ay... ang idolon ay ikon. Saan mo nabasa yun? Okay, babasahin natin dito sa Salmo ha. 115 ha, 4 ha. Dapat may ikon yan. Ha? Dapat may ikon at idolon yan ha? Sabi ko yan, sir. Same eh, kasi Diyos-Diyosan kasi natamaan hindi. Kayo eh. Hindi kayo mag-accept eh. Pupunta hindi, ang talaga ang, kayo. Ang tanong sa'yo... No? Pag hindi kayo makabitaw doon sa mga Diyos-Diyosan... Sa mga santo, pag-rebulto nyo. Ang tanong sa'yo, makinig ka. Umiwas na kayo dyan, brother. Hindi ka nakakaunawa. Ang tanong sa'yo, asa ng ebidensya mo na ang idolon ay ikon? Wala man akong binasang idolon or ikon. Sinabi mo, parehas lang yun. Sa akin, same lang yun. Nasaan? Saan? Saan yun? Itatransfer nyo doon sa ikon or idolon para malilito yung mga tao. Saan nga? Ito lang, brother, no? Saan nga? Yung sarili nyo eh. Saan yung ebidensya mo na parehas yung ikon at idolon? Okay, babasahin ko dito nga, same ngayon. Sige, mababasa mo na pareho yung ikon at idolon, ha? Okay, atita, babasahin natin, ha? Kasi, doon sa pahayag, 21:8, Diyos-Diyosan yun. Pero, hanapin natin ano yung Diyos-Diyosan dito, Salmo 115:4, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilang mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga, at may bibig ngunit hindi makapagsalita at hindi makakita. May mga matang pinasadya at di naman makarinig ang kanilang mga tainga. Ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga may mga kamay ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din ngunit hindi makahakbang at wala kung naririnig kahit munting man lang ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtitiwala. Sa lahat sila ay katulad at gayong Diyos ng ginawa. So nakatulad kayo diyan sa mga ano brother, doon sa mga ano yung binabasa mo bro? Yun yung mga Diyos-Diyosan. Ano yung binabasa mo? Saan yan? Sa Salmo, Psalms. Sa ano? Mga ba kayo. Sa ano? Pero ano chapter? Hindi nakapagsalita. Chapter ano bro? Psalms 115, 4. Start ng 4. Or pwede rin sa ano mag-start ng 3. Okay. Nabasa mo ba dyan na pareho yung ikon at idolon?
Eh, pareho lang yun eh. Saan? Synonyms lang yun. Sandon, sandon. Oh, ano, ano yung dictionary yung mapapakita mo na synonym yung ikon at idolon? Saan? Ipakita, to, brother. Ipakita mo sa akin. Meron ka bang, ipapakitang Greek dictionary na pareho na synonymous lang yun, yung ikon at idolon? Saan? Bakit ako magpakita siya ng Greek? Ikaw nagsabi, nagsabi ka. Ikaw nagsabi, sabi mo, kakasabi mo pa lang eh. Kakasabi mo pa lang, synonymous lang yun. Kakasabi mo pa lang. Brother, gaya din kayo dun eh. O saan, saan, saan nga? Ipakita mo. Wala nga eh. O wala, wala. So, ibig sabihin pala, bintang lang yan. Hindi bintang, totoo yan. Kasi, nag-ano kayo, nagtitiwala kayo dun eh. Kaya nga, palagi kayong nagdarasal din eh. Wala lang pag-amit. Babasahin ko yung, wait lang, babasahin ko yung Eidolon. Babasahin ko yung Eidolon ha, kung anong sige, ano ba yung Eidolon. Kasi para naman may manlalaman to si ano, si Archie. Kawawa naman, walang alam, natuturo, walang alam. Eto, eto sinasabi, ano ba yung idol o Eidolon? Yan o. Representation of a god. Using as an object of worship in the Old Testament, a false god. Bakit? Yung sinaba, yung binabasa niyang Awit 115, ano ba yon? Eidolon ba yon? Ayan o. Ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos. So, ibig sabihin, ito magtitrailing ka dyan. Ipapakita ko sa iyo na ikaw mismo hindi nakakaunawa ng binabasa mo kasi wala kang... Matagal na kayo hindi nakakaunawa. Ikaw yung hindi nakakaunawa. Ito nga, pinapaliwanag ko nga, tumahimik ka dyan. Bro, dyan to. Dadagdagan natin dyan, bro. Wait lang. Pakita ko sa kanya na wala siyang alam. Ito, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Ibig sabihin, ang mga Diyos dito gawa sa ginto't pilak. Yung ako, sumpay ba? May sumpay dito? Oh, ginto, nagawa lang ng tao. Sa kanila, yung nga, sa kanila, mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Tama, walang problema yun. Walang problema nga yun. May bibig. Yung santo, may bibig ba? Well, tumahimik muna. Ito, nilalagpasan mo tong linyang ito eh. Gusto kong ipapansin to sa mga nanonood. Ipapansin sa nanonood ang katangahan nyo. Kung bakit ito Eidolon, dahil ito ay mga Diyos. Mga Diyos, maliwanag ang nakasulat. Mga Diyos, ano ba yung masantong mga bato? Ginawa sa pilak ang kanilang mga Diyos. Ang ikon, hindi yan mga Diyos. Ito, mga Diyos. Yan ang pinagkaiba sa nag-aaral ng tama at sa hindi nag-aaral, nagtuturo. Yan ang pinagkaiba. Brother, ikaw, Archie, nasa linya ka. Nakikiapit kayo sa batot kahoy. Yun ang sabi ito, na ano, brother, Jeremiah 3. Tumahimik ka nga. Tumahimik ka ba? Ito ngayon, ha. Ito na ngayon si Archie dito. Problema to ni Archie ngayon. Ang tinutukoy dito, mga Diyos. Ang icon, hindi mga Diyos ang mga icon. Ngayon, sabi dito, ganito. Ang meaning sa dictionary, idol, a representation of a god, used as an object of or representation of a god. Mm. Ibig sabihin, Diyos. Diyos ha, Diyos. Pero bakit ginagawa ng santo? Diyos. Representation yan eh. Ang santo, hindi Diyos ang santo, hindi Diyos. Bro, dyan daw, may tanong ako sa kanya, bro. May pinagkaiba ang icon at ang brother, idol. Ngayon, ano ang meaning ng icon? Nyo, brother. Bro, dyan daw, may tanong po ako, bro. Sa'yo ko meaning ano icon. Ano yung madipinsan nyo dyan, ito, ang mga tao dyan? Ito, na ito yung icon. Na, hindi talaga alam maniwala mo, sa inyo. Ang may alam, naniniwala sa dictionary. Hindi ginawa ang dictionary para maging bobo ang tao. Yun ang ginagawa niyo. Ang tao na ayaw maniwala sa dictionary, yun ang bobo. Lahat ng tao alam yan. Ang tao na mas magaling pa sa dictionary at kakontra palagi ng dictionary, yun ang kinikilalang bobo ng mga marurunong. Pero yung talagang marurunong, nakikinig yan sa mga dictionary. Eto sinasabi dictionary, icon. Representation. Representation. Eto nga. May ebidensya ako. Kaya wala. Sige. Dipensahin nyo yung Diyos-Diyosan kasi impino mas, kayo mas eh. Mas kapanipaniwala yung ebidensya namin. Dahil meron kami ebidensya, hindi daldal. Sige. Eto. Ano yung icon? Representation of a holy person. As Christ, the Virgin Mary, or a saint. Icons are held in reverence by Christians in the Eastern churches. Latin icon, image from Greek, icon. Ayan. Kaya ka tinatanong ni Romel kanina,
Kasi ang icon sa Greek, icon. Yung binabasa mo ba, icon o idolon? Yan kayo tinatanong kanina. Yan ang pinagkaiba, Archie, sa nag-aaral at sa hindi nag-aaral. Rodendo. Sige, Romel Palma, continue. Sige, bro, Archie, kasi ginamit mo yung Psalm 115 verse 4. Nagsimula ka, sabi mo doon. Tama po ba ako doon? Okay. Ang tanong ko sa iyo, Brother Archie, dito sa Psalm 117 verse 4, ano yung ibig sabihin ng asabihem? Ano ibig sabihin ng asabihem? Kasi ginamit mo itong Psalm. Sa original na teksto nito, ang nakasulat dito, asabihem. Ano yung asabihem? Bakit ka ano yung asabihem mo na? Sandali, brother. Ano yung mayabang mo yung ano? Hindi ako nagmamayabang, bro. I'm just confirming to you if you really understand what you are talking about. Do you really understand what you are talking about here? Brother? Pero kamamangmangan ka eh kasi. Sige. Tatanggapin ko yan na ako yung mangmang pro. Tanong ko sa'yo, ano yung asabihem? Bakit mo ako tatanong? Sabi mo mangmang ako, di ba? Ano yung asabihem? Ano yung asabihim? What is asabihim in Psalm 115 verse 4? Because you use this Psalm 115 verse 4 to prove that Catholic worship idols. Okay, what is it? What is asabihim? What is asabihim? Sagutin mo, huwag kang magpalusot, huwag kang lumiko, huwag kang tumalon. Tatalon ka naman, alam ko tatalon ka. Ano yung asabihim? Ano yung asabihim? Bakit ka nagagamit ng Grigo? Anong lingway na yun na hindi man maintindihan yan? Kita mo? Hindi yan Griego, bro. That is an Hebrew kasi gumamit ka ng Psalm. Hindi mo ba alam na yung Psalm mo ay nakasulat sa Hebreo? Okay. O di, basahin mo yung Psalm, okay? Ano yung asabihim? Sagutin mo dito. Marami tayo. Live viewers natin ngayon dito sa YouTube channel natin ay 137 sa YouTube na nanonood. Ano yung asabihim? Para maalaman nila kung alam mo talaga yung pinagsasabi mo dito o daldal ka lang. Alam ko, dito. Sige, ano yung asabihim? Alam mo, ano yung asabihim? Ano? Totoo at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. Ano yung, in Psalm 115 verse 4, ano yung asabihim? Hindi makarinig sa kanila ang talaga, na hindi makaamoy ang ginawang ilong. Totoo nga, may mga kamay, ngunit walang pakiramdam. Okay. May mga paat, may roon, ngunit hindi makaakbang. Ni walang makarinig, kahit munting. Ang gumawa sa kanila, at pati ang nagtiwala. Lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Katulad kay Jan, brother. Okay. Ano yung asabihim, brother? Ano yung asabihim? Ano sabihin? Kasi kanina, nasa Revelation chapter 20 verse 8 tayo. Tinatanong kita kung ikon ba o idolon. Sabi mo parehas lang, synonymous. Ngayon tumalon ka dito sa Psalm 115 verse 4. Tinatanong kita ngayon, what is asabihim? Tumalon ka dito, susundan kita. Okay. Ngayon sinundan kita, sagutin mo yung tanong ko. Ano yung asabihim? Okay, tatanungin kita. Ano yung asabihim muna? Sagutin mo muna. Sagutin mo yung asabihim. Ano ito? Anong lingwahe yung asabihim? Hindi mo alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hey bro, ano yung asabihim? Okay, hey bro. Tapos, okay brother ha. Okay, sasakyan kita, okay. Sasakyan mo. Sasalita ako ng hinggo. Tapos, maintindihan mo ba yan? Yung hinggo, yung lingwahe ko. Tapos, yun yung isasabi ko. Bakit ka ng ibang salita na hindi maintindihan? Ng mga tao nanonood, makaintindihan sila yan. Sasagutin ko yung tanong mo, bakit? Ito yung sagot ko. Bakit? Brother, bakit ako nagagamit nito? Kasi kanina ka pa po nagsasabi that you are Bible alone. Para bang sobra ka pa sa Bible scholar. And pinagmamalaki mo na lahat ng pinagsasabi mo, ginagawa mo ay nasa Biblia. Ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, nasa original ito na teksto ng Biblia. Ano yung brother, asabihim? Alone ako, brother. Okay, ano yung asabihim? Grigo at saka Hebrew. Sige, ano yung asabihim? Kung yung nationality ko, yun yung binasa ko, English at sa Tagalog, yun. Huwag kayong pupunta doon na parang ipagyabang yun, nakaaral kami doon. Ano ba yung pag-aaral mo kung i-compare natin sa pag-aaral ko? Ano ba, isabi ko dito kung ano yung degree ko? So, ibig sabihin, ganito na lang yung tanong ko. Sige, tatanong kita dyan sa tanong na yan. Tatanongin na lang kita, alam mo ba yung ibig sabihin ng asabihim? Oo o hindi? Hindi nga eh. Okay, thank you. Kasi gumagamit ka ng Psalm, gumagamit ka, ibig sabihin pala, gumagamit ka ng Psalm 115 verse 4 na hindi mo alam yung kahulugan. Hindi, Tagalog. Gumagamit ka ng may mata kayo, hindi kayo makikita. Oh yes. May tenga, hindi kayo makarinig. Yes, tama yan. Sa'yo yan pumupunta kasi may mata ka,
hindi mo nakikita na yung original text ng Salmo ay Hebreo, pero hindi mo alam itong Hebreong ito. Huwag kang gagamit. Hindi mo alam, hindi mo alam yung Hebreong ito. Hindi maintindihan, brother, ng mga tao, brother, o maski ako'y kausap mo. O, sige. Magsalita ka ng maintindihan ng tao ng kausap mo. Kung ako dito, magsasalita ako ng Hinggo dito, language dito, hindi mo rin maintindihan. Kaya if that, hindi ako magsasalita. If that is the language of the Bible, okay, go ahead. You can speak if that is the language of the Bible. Kasi the language of the Bible in the original text and Old Testament, yan po ay nakasulat sa Hebreo. Ang tanong ko po sa'yo, ito na lang, ito na lang, okay, last na lang. Tanong ko sa'yo, ito na lang, tanong ko sa'yo, ito na lang, brother. Ito na lang, last na lang, okay. Ito na lang, brother, last kong tanong sa'yo, ito na lang, brother. Sandali, brother, ito na lang, tanong ko sa'yo, kasi gumamit ka ng Psalm 115 verse 4, ang tanong ko na lang sa'yo, yan ba ay pinag-aralan mo yung original na tekstong yan? Oo o hindi? Bakit pinag-aralan pa yung original na okay, ito thank yung Biblia, may yung binabasa ko? Bakit yung sagot mo ba? Hindi. Sa Grigo, brother, sa Hebrew, hindi, brother. Sagutin mo muna. Pinag-aralan mo ba? Oo o hindi? Pinag-aralan ko yung Biblia. Hindi, yung tanong ko, very specific. Yung original text ba ng Psalm 115 verse 4, pinag-aralan mo ba ito? Oo o hindi? Eh, bakit ko pag-aaralan yung iba? Tanong, sagutin mo muna. Huwag kang umiwas, brother. Huwag kang umiwas. Sagutin mo muna. Itong Psalm 115, kasi ginamit mo ito eh. Tumalong ka. From Revelation 20 verse 8, tumalong ka dito. Sinundan kita. Ngayon, tatanungin kita. Sa original text nito, pinag-aralan mo ba ito? Yes or no? Klarong-klaro nga. Hindi ko pinag-aralan kasi hindi ko makikita. Thank you. Okay. Okay na ako. Brother Jando, okay na ako. So, hindi nyo lang matanggap. No? Yung Diyos-Diyosan kasi, impirno talaga, brother. Sasabihin ko sa inyo dito, buhay pa man kayo. Pag hindi kayo makabitaw sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo, brother, huwag kayong mag-expect, brother, na pupunta kayo ng langit, brother. Saan yung Diyos-Diyosan ng Katoliko, brother? Magbigay ka kahit isa. Saan yung Diyos-Diyosan ng Katoliko? Kaya nga, huwag niyong bulagin yung tao. Let the people read the Bible. Let the people explain herself through the Bible itself. Hindi yung mga argumento doon sa mga saan yung Diyos-Diyosan ng mga Katoliko, brother? Magbigay ka ng kahit isa. Saan yung Diyos-Diyosan ng Katoliko? Yung mga santo, gawa ng tao. Yung santo, gawa ng tao. Diyos-Diyosan ba yan? Ano ko sa iyo, brother? May mata ba yung santo? May baba ba yan? Yung santo, brother, nasa langit yun. Hindi yan Diyos-Diyosan. Gawa ng tao, brother. Bawal. Imahen yan, brother. Nagkakamali ka. Imahen yun. Imahen lang yun ng santo. Icon nga. Kaya nga hindi mo nauunawaan kasi hindi mo nga inuunawa. Huwag kang gagawa ng larawan sa hugis na inanyuan. Saan mo mabasa yan? Exodus yan. Sa Exodus ano? Exodus 24. Sa Exodus 20 versikulo 4, alam mo ba yung original na kasulat dyan? Ano yung kasulat? Pisil ba o chilim? Pisil ba o chilim? Sagutin mo muna. Huwag kang umiwas. Pisil ba o chilim? Pisil o chilim? Pisil o chilim? Pisil o chilim? Isaya at Pisel o Chilem? Sa Exodus 20 verse 4, anong nakasulat? Pisel o Chilem? Huwag kang gagawa ng brother na huwag kang gagawa ng isyo na hindi mo alam yung sagot. Pisel o Chilem? Bakit mo ako i-question dyan? Bakit hindi mo sasagutin? Hindi ko man lingwahe dyan. Bakit hindi mo sasagutin? Lingwahe yan ng Biblia. Lingwahe yan ng isyo do. Nilagic-lagic yung tao eh. Logic-logic. That is came from the satanic, brother, sa totoo lang, brother. Yung mga palusok. Baka munang tumalon. Sa Exodus tayo. Sabi mo, Exodus 20 verse 4. Ano yung nakasulat dyan? Pisel o Chilem? Sagutin mo muna. Bakit ka magagamit ng translation? Bakit hindi natin gagamitin? Hindi yan translation. Brother, yung ginagamit mo, translation lang yan. Yung original, Hebrew yan. Sa original na Hebrew, ano yan nakasulat? Pisel o Chilem? Hindi nga ako nag-aaral ng Hebrew, brother. Bakit? Hindi ka nag-aaral ng Hebrew, pero kung makakusa ka, grabing-grabi. Kung makakusa ka, kung maka-accuse ka sa mga Katoliko, sumasama sa Diyos-Diyosan, pero hindi mo pala alam at hindi mo pala nauunawaan yung pinagsasabi mo. Di ba? Hindi mo nauunawaan. Kayo hindi nakakaunawa talaga, brother. Sa totoo lang, kayo hindi nakakaunawa. Sige, ako yung hindi nakakaunawa. Sagutin mo ito. Pisel o Chilem yung Exodus 20 verse 4? Bakit ako mag... O sabi mo hindi ako nakakaunawa, bakit hindi mo sasagutin? Sino hindi niyo nakakaunawa? Isim. Ano ba yun? Chilem o isim? Isim. Anong isim? Pisel o Chilem? Nakikinig ka na, mali-mali pa. Ano ba yung pisil o chilim? Ano ba yun? Kaya nga, sagutin mo. Ano yung nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4 na ginagawa at ginagamit mo? Pisil ba o chilim? Or Tagalog? Makikita naman ba Tagalog? Or English? So, ibig sabihin, gumagamit ka ng Biblia na hindi mo inaalam yung original na teksto nito. Bakit naalamin ko yung Grigo?
Hindi, sagutin mo muna. Sagutin mo muna. Ibig sabihin, bago magamit ka ng Biblia na hindi mo alam yung original na teksto nito? Original man ito, habi yung... saan yung original? Sige, original. Ano yung original ng Exodo? Griego ba? Hebreo ba? Tagalog ba? English ba? Ano? Bakit ako magkukuha ng Griego? Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kasi original yan. Ano yung original na teksto ng Exodo? Hebreo ba? Tagalog ba? Griego ba? English ba? Ano? Gamitin mo yung common sense mo. Saan yung common sense mo ngayon? Saan yung common sense mo? Ano yung Exodus? Gamitin natin yung common sense. Ano yung Exodus na original text niyan? Saan nakasulat yan? Hebreo, Griego, Tagalog, English? Okay, babasahin natin ha. Saan? Saan? Ano yun? Exodus. Ano yung original na texto niyan? Original texto, ha? Original may yung binasa ko, Bisaya. Original texto nga. Sagutin mo, kasi gumagamit ka dito. Okay, maraming nakikinig sa atin. Okay. Marami ang nanonood sa atin. 137 viewers natin ngayon live sa YouTube. Ngayon, ang tanong ko sa iyo. Sige. Nang anumang nilalang. Hindi mo naintindihan. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibugong Diyos. Yun yung Diyos namin, brother, mapanibugos po sa inyo, hindi mapanibugong. Sige. Hindi kami sasamba sa kanino, brother. Sige. Sa inyo, brother, mas kinakikita na sinasamba niyo yung mga Diyos sa mga larawan mga santo. Sige. Hindi niyo pa inaamin. Wag gagawa, di ba? Okay, wag gagawa. Bakit kayo gagawa ng larawan? Sige. Sa Exodus chapter 20 verse 4, ginamit mo yan. Itong tanong ko ngayon, ang tanong ko ngayon, alam mo ba talaga yung original na teksto na yan? Oo o hindi? Sabi ko sa iyo hindi. Alam mo ba hindi? Hebrew or Griego, so alam, hindi ko alam. Sagutin, hindi mo alam. Yung binasa ko is Bible. Okay, ito yung tanong ko, follow-up question, dahil hindi mo alam pala yung Exodus chapter 20 verse 4, yung original text na yan, yung follow-up ko po, yung gumagamit ka ba ng Bible without knowing the original text? Bakit ako magagamit ng Griego, bro? Hindi yan yung tanong ko. Yung tanong ko po, ito, yung tanong ko, klarong-klaro ha, kasi sabi mo, ikaw yung nakakaunawa, ikaw yung nakakaintindi. Ngayon, klarong-klaro yung aking katanungan, yung katanong ko, ulitin ko, ito ay very clear. Kasi sabi mo, kami yung hindi nakakaunawa. Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay gumagamit ng Biblia kahit hindi mo alam yung original na teksto nito? Pabalik-balik naman tayo, brother. Tanong ko sa'yo, brother. Sagutin mo muna. Sagutin mo muna. Sagutin mo muna. Sagutin mo muna ang tanong ko. Gumagamit ka ba ng Bible kahit na hindi mo alam yung original na teksto nito? Hindi ako nag-aaral ng original na teksto diyan o ano diyan kasi Bisaya ako. Tanong ko sa iyo, undergo ka na ba ng neuro exam o ano yung resulta sa neuro mo? Ang tanong sa iyo, sagutin mo muna. O hindi ka para kapag-take ng neuro. Ako, pangatlong beses na ako nag-take ng neuro. Pangatlong beses ka na nag-take ng neuro pero hindi mo alam yung sagot. Nakakahiya ka. Sinagot na kita eh. Hindi ko in-study yung Hebrew at saka yung original text diyan kasi hindi ako Griego or hindi ako Hebreo. Ngayon. Ano ba diyan? Ngayon. Okay. Ngayon. Nasasaktan ka. Hindi ako nasasaktan, bro, kasi ang tinatanong ko sa iyo, hindi mo pa kailanman nasasagot. Marami na akong tanong sa iyo kanina pa, hindi mo talaga nasasagot kahit kaisa. Hindi mo pa nasasagot ano 'yan. Ano sasagutin, bro? Sige, sagutin mo. Ano 'yung nakasulat? Piselo Chilem. Hindi ko nga alam ano 'yun. Hindi mo sinasagot, Chilem. Hindi mo talaga kayang sagutin. Hindi ko nga alam. Hindi mo kayang sagutin. Gumagamit ka ng talata, hindi mo alam. Okay, sasabihin ko sa iyo. Okay, tanong ko sa iyo. Ano ka ba? Pilipino ka ba or Griego or Hebreo? Ako ay isang Pilipino na nag-aaral din ng Biblia, pero yung Biblia ay nasa original teksto. Ang Biblia, hindi Pilipino yung original teksto niyan. Ang Biblia, Hebreo at Griego at some part ng Old Testament merong Aramaico o Aramaic. Yun ay sa Book of Daniel. Ito brother. Kasi may mga tao, brother, na hindi nila maintindi. For example yan, Yeshua, that is Jesus. Pero pag isabi natin dyan sa ibang tao, brother, hindi sila makaintindi. Pero give me a little month, brother. One month. Tapos pag-aralan ko yon. Sige, okay, one month. Brother. Okay, bro. One month. After this one month, magtatanong ulit ako sa'yo. Sige. One month, brother. Okay. Tapos mag-ingo sa akin yun. Tayo. Okay. Pero yung sa ano lang, brother, no? Sa totoo lang, brother, sasabihin ko sa inyo, brother, ito ay galing ng Diyos, brother. Umiwas kayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo at mga ribulto, brother.
Impierno ang kahinatnan niyo diyan. Basahin mo nga sa Bible kung saan yung mababasa na impierno ang kahinatnan ng mga mayroong mga santo. Nasa iyo, okay. Gipadayag 21:8 May mga santo ha? May mga santo sabi mo kasi biblical ka eh. May mga santo ha? Pakita mo yung word na santo. Diyos-Diyosan nga eh. Hindi nga Diyos-Diyosan yung santo, bro. Hindi Diyos-Diyosan yung santo. Specify na dito, ano yung Diyos-Diyosan? Doon sa Salmo 115, may bibig, may mata, hindi makita, may bibig, hindi makapagsalita. Pero yung, tinga, hindi tanong ko bro, tanong ko sa Psalm 115, sinasamba ba yun o hindi? Sinasamba niyo eh. Hindi naman ano sinasamba yung mga rebulto ng simbahan. Paano magkatulad yan? Ito, prito, ano, hindi nila i-accept eh. Hindi nga magkatulad. Ano na lang yung diba? Sa isip nyo? Okay. Sagutin mo muna yung previous tanong ko kanina. Hindi mo pa sinagot kasi sabi mo, yung mga Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, tatanungin kita, meron ka bang nakitang matinong Katoliko na nananalangin sa harap ng rebulto na nagsabi na ama naming nasa rebulto ka? Bakit ako lumapit doon? Meron na wala. Meron ka na. Sige. Pakita mo yung dokumento mo na nagsabi siya na ama naming nasa rebulto ka. Nakikita ko sa ato. Saan? Yung auntie ko. Yung kapatid ko, nag-rosary nanalangin. During the rosary. Narinig mo na ba? Father, to be honest, ha? Tapos harap nila rebulto. Okay, harap nila yung rebulto. Brother Archie Arnedes. Sa pamilya mo nanalangin ng rosary. Nakarinig ka ba nanalangin sila na ama naming nasa rebulto ka? Yes, andyan sila. Nag-rosary sila. Yan, ha? Balik-balik. Nasa rebulto ka? Okay. Pakitaan mo ako ngayon ng novena na ginagamit nila na sinasabi ama naming nasa rebulto ka. Saan yung novena? yon. Hindi mo na mapakita. Magamit kayo. Dahil nagsisinungaling ka, brother. Huwag kang magsinungaling. Bawal ng Diyos yan. Kaya nga, tinatanong ko sa'yo kung naka-exam ka ba ng neuro kasi... Naka-exam ka ng neuro pero hindi mo masagot yung tanong ko. Very simple. Diba? Aminin ko, I have a low IQ than you. But my question is very easy because my question is in original text. Pero hindi mo naman masasagot. Diba? Easy lang yun kasi nasa original text yun eh. Yung ginagamit ko, brother, is ano eh, kanang... statutory construction, brother. Yung sa wordings ko, yung ginagamit ko. Kaya nga, magkalito-lito talaga kayo. Pag ako yung ma-encounter niyo ba. Kaya nga, ito na lang, brother. Tanong ko sa iyo. Mahal mo ba sarili mo? Of course. Kaya nga, Katoliko ako hanggang ngayon eh. Okay. So, gusto mo bang pumunta sa langit? Of course. Yan yung achievement ng lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Bakit ba hindi? Kaya nga, Katoliko ako eh. Sinusundan ko si San Pablo. Sabi niya, siya ay talagang ginagawa yung lahat para lang maligtas, di ba? Okay. So, bakit na-addict kayo sa santo at sa rebulto? Addict. Alam mo ba yung word na addict? Saan naman the dokumento ng simbahan na na-addict kami sa rebulto at santo? Hindi kayo makabitaw eh. Saan yung dokumento mo? Ipakita mo. Huwag kang daldal, huwag kang magsinungaling. Pinag-anuhan yung halaman, may kandila pa. Baka nagsisailas ka lang, brother. Brother ha, that is a sign of worship lang yan. Pero, yung sasabi ko sa iyo, brother, sana, brother, kapag may kapag binibigyan ba ng bulaklak, ibig sabihin sinasamba? Worship na yan, brother. Ibig sabihin pala, kapag nagbigay ka ng bulaklak sa asawa mo pala, sinasamba mo na asawa mo? Kung buhay pa, brother, hindi. Pero pagpatay na sabi mo kanina, kapag binibigyan, sinasamba. Ibig sabihin pala, sumasamba ka pala kapag nagbibigay ka. Pero pagpatay na, wag na, kasi wala nang pakiramdam yun. Gago na lang yung mga gumagawa doon. Kaya nga, ginago yung sarili niyo. Walang alam sa Biblia, yun na. Yes, aminado ko dyan, brother, no? Salamat, dahil sinabi mong wala akong alam, pero yung tanong ko sa'yo, sa Biblia yon pero hindi mo masagot. Maraming salamat, brother, kasi wala na si brother Jando. Siguro, alas 5:51 na. Maraming salamat. Sige, sa susunod na naman. Brother Archie, maraming salamat. Ay, ako ay natutuwa dahil... Sa iyo, brother, ha? Salamat po, dahil ako ay natutuwa na ikaw po ay nakapanayam ng punto por punto sa pamamagitan ni brother Jando Alabado. And sana kapatid na patuloy tayo sa pagsasaliksik at... Huwag ka mag-alala, patuloy din kami magsasaliksik upang alamin, malaman pa yung buong katotohanan ng ating Panginoon. Maraming salamat kapatid, no? God bless. Say God bless and say brother. Give me 1 month, brother, mag-rigo at Hebrew tayo. No problem with that. Yeah. I am still learning and studying sa ganyan. Okay. 30 days from now, okay, bibigyan mo ako ng time, mag-Hebrew tayo. Okay, no problem. Okay, thank you. Asahan ko yan, ha, brother, ha?
One month. Yes. Oh yes, that is July 20, July 30. Okay. Sige, mag-Hebrew kayo. August first week para may allowance. Okay, August first week. Okay, sige. Sige bro. Thank you so much.